Hey guys, welcome back to the channel. In today's video, I'm gonna share with you, actually iba na sa lapag, my favorite Tita finds for 2022. Not sure if you noticed, pero nag-tone down talaga ako sa dami ng mga product recos ko this year. Pinlan ko talaga na isang bagsakan na lang lahat in time for the 99 sale. I'll put the links in the description box, both Shopee and Lazada yan, para makapili kayo kung anong preferred platform nyo. Mag-tech items muna tayo, and one of my top 3 favorite purchases is this portable fan na power bank na rin and merong built-in flashlight. Bit-bit ko to nung nag-Boracay ako this year in Bohol at ang laking tulong niya. May tatlong settings siya. Para sa kids, safe naman siya kasi hindi nakakasugat yung blade niya. Medyo magugulat ka lang pag tumama sa'yo, pero hindi siya masakit. Kung sa dala ko to pag may trip ako or lumalabas ako ng bahay, gamit ko din to everyday kasi pag nagsiskincare ako, minsan tinatamad akong hintayin matuyo yung moisturizer bago mag-sunblock. So, ayan. Next, pangtitang-pangtita to. Pero kung gusto nyong i-check yung consumption nyo sa kuryente at ma-pinpoint nyo kung ano yung mga appliances na dapat yung tutukan para makabawas sa kuryente. Kasi guys, umabot ng 7,300 yung bill ko. First time lang yun ever. Sabi ko, kailangan ko nang i-monitor yung mga appliances ko. These are adapters na digital meter. So, makikita mo yung information sa app nila on your phone. Da-download mo lang. And these are by the brand Lasco. Ito, pang aircon to. So, kung may aircon, dapat ito yung kunin nyo. This one, kahit anong appliance, basta, yeah, 3,500 watts. Ang maganda dito is, aside from the kilowatt hour na consumption, pwede mo rin lagyan doon ng unit cost. So, per kilowatt hour, kunyari, makikita nyo sa Meralco bill, ang rate nyo is 10.95. So, pwede nyo i-indicate doon, tapos indicate nyo kung kailan nyo start ang billing cycle. Pwede din kayo mag-set doon ng budget in terms of pesos. Tapos, aside from the actual consumption ng electricity, makikita din doon yung peso equivalent niya para madaling i-monitor kung magkano na ba yung nagagastos nyo. Yung budget, meron dong range na papakita niya sa'yo kung ilang percentage na out of your budget yung na-consume mo for the cycle. Next is the Realme Buds Air 3. Ilang beses ko na itong na-recommend sa channel ko. It has noise cancellation feature. So, kunyari, mag-work ako sa labas as kailangan ko mag-edit. Very helpful siya. Kasi yung mga noise like aircon or yung mga nag-uusap sa paligid, naka-cancel out niya talaga. Bukod pa doon, ang haba ng battery life niya. In fact, I also have the AirPods Gen 2 and mas ginagamit ko to than that. I also use this nung nag-walking ako. Parang for a few weeks, tuloy-tuloy ako nag-walk kaso umulan. So, tumigil na ako. Hindi ko na nasustain. Also from Realme, pasensya nyo na ako medyo madumi siya. Pero ang ganda na itsura, no? It's very thin. The size niya is 10.95 na inches. This is the Realme Pad X. Ginagamit ko to for my personal use. Kasi ang nangyari dito sa bahay, ang dami kong stock ng karne. Umalis si ate tata, hindi ko alam kung paano sila lutuin. So, ang project ko ngayon talaga is ubusin yung laman ng freezer ko. And this has been very helpful. Pinapatong ko lang siya dito sa phone stand na nakuha ko from IKEA. Pag nagluluto ako, dito ko lang siya chine-check. Panlasang Pinoy lang naman, pero may nag-recommend ng Kuya Fern, which I also appreciate kasi straight to the point siya magturo. I do think this is a great tablet. In fact, I'm planning to gift my mom one this Christmas. Niregalwan ko siya noong 2020. Around the same price nga eh. Pero ang layo ng specs nito, 2K full view display na siya. Yung binili ko dati kasi sa kanyang tablet, binigay niya kay Thea Jr. pang school. So walang ginagamit ngayon yung mom ko, yung basag-basag na tablet na from 2013 pa ata na binigay na ate ko. Next one, sa watch naman tayo. So medyo may slight regret ako for getting the Apple Watch. It's a good watch. The only downside is yung battery life niya. Everyday mo siya kailangan i-charge. Plan ko sana is i-monitor yung sleep cycle ko. And hindi ko siya magawa kasi araw-araw na lang kailangan ko siyang i-charge. So it's either gabi ko siya susuotin or umaga. I got the Fitbit Charge 5. Kaya mong i-track yung sleep cycle mo dito kung deep sleep ka, kung light sleep lang. Ever since bata talaga ako may problem ako sa tulog ko. But yun, ang pinaka na-appreciate ko dito is 7 to 8 days no charge. Tuloy-tuloy lang siya. Ayan yung itsura niya. I think may ganito din si Tony Sia if I'm not mistaken kasi parang nakita ko sa isang IG post niya to. Last tech item for this video is this label maker from Nimbot. Ang ganda ng itsura niya, very vintage, retro. Ang maganda dito is, unlike other label makers na very small lang yung, ano ba, manipis lang yung sticker niya, ito, pwedeng iba-ibang size. Basta, kasya siya dito sa provision na to. Pwede mo siyang i-adjust, ayan o, depende kung anong size ng sticker mo. Ang galing nga nito eh, kasi kahit hindi ko i-indicate yung size ng sticker,
nade-detect niya. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa. Ginamit ko ito pang label ng mga organizers ko, pero tinanggal ko yung sa washing machine area kasi uulitin ko siya. But ito yung sample niya. Pwede kang mamili kung anong font, anong size, bukod sa anong size ng sticker. Yun lang, black lang siya kasi thermal printer lang siya. So, ganyan, no? Which leads me to my next product reco. Isa din to sa top 3 ko siguro na favorite finds this year. This is a storage box or organizer. Actually, pang photo cards to, tsaka pang crafts. Pero ginagamit ko siya for cards. Clear lang siya. Meron ding colored version nito, pero mas malinis tignan yung clear. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 boxes. So, ang dami. Tapos, makakapal each box. So, yung mga adapter na mga charger kasha dito. Tapos, nilagyan ko lang ng label dito. Although, meron akong mas maliit na label maker. Pinadala sa akin ng Dymo. Plan ko dito lagyan para mas madaling makita. So, yan. May USB-C cords, HDMI, may LAN cable. Super linis tignan. Para kung may kailangan akong hanapin. Kasi ang dami ko talagang cords na pag magkakasama sila, hindi ko ma-figure out kung para saan sila. Micro USB. Kung maarte din kayong kita at gusto nyo rin na maganda ang inyong cords at hindi sila eyesore, ayan, I recommend this. Kasi ito, nakatago lang to sa ilalim ng desk ko. Ito gusto ko lang i-share sa inyo kasi natuwa ako sa kanya. So, normally, ang preferred ballpoint size ko is 0.7 or 1.2. Sorry, napaprep ako. 1.0. Nung nagka-classes kasi ako, kailangan ko ng colored pens para pag nag-notes ako, madaling malocate. Lalo na yung mga low classes ko, sobrang hirap. So, nung pumunta ako sa Muji, binili ko to. Retractable pens sila. I think around 55 to 60 pesos each. Kahit na 0.5 siya, sobrang love ko siya pang sulat. Nag-glide on siya smoothly. Hindi siya kumakaskas sa papel. Hindi din siya nagbe-bleed sa likod ng paper. Unless lang siguro kung sobrang nipis ng papel nyo. Sa sobrang dami nilang colors to choose from, like may light colors, may dark colors, may primary colors, may secondary colors. Okay, ito, madami nang nagre-request, bakit wala na akong makeup content? Ba't wala na akong skincare recos? Guys, hindi naman ako masyadong namili ng makeup this year. Tinry ko ubusin yung makeup ko. But here are my go-to makeup products recently. Actually guys, wala akong concealer tsaka foundation. Ano lang to? Lip tint, cheek color, tsaka pang kilay. Yan lang yung naka-apply sa face ko ngayon. So, here are my go-to products na I don't think na-recommend ko sa mga previous videos ko pa. So, for concealer, I use the NARS Soft Matte Complete Concealer in the shade Macadamia. I like applying this using my finger para yung warmth ng finger ko na may melt yung product. Mas maganda yung lapat niya sa skin. Unlike pag-brush, napapansin ko na ang kapal na napipick up. I use this for spot concealing lang dito tsaka under the eye. Pero for today, hindi na ako nag-concealer. Next one is the Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Pwede siya sa dry skin, pwede siya sa oily skin, but word of caution lang sa mga may oily skin, no? Huwag nyo siyang gamitin all over your face unless gusto nyo magmukhang grease ball. Nilalagay ko lang siya sa high points ng face ko kung saan naturally tumatapat, tumututok ang light. And ito yung itsura niya, oh. It's not a foundation. Wala siya coverage, ha? It's just a filter. Radiant filter siya. Hindi siya glowing na glittery, but it's radiant glowing. Parang your skin but better. Sa mga rare times na nagpa-foundation ako, I also love mixing this with my base makeup kasi it just gives that radiant boost and nice glow. Highly recommend. Pricey, but last year ko pa ito ginagamit at wala pa siya sa kalahati kasi nga, dito ko lang siya nilalagay. Ang dami kong makeup na neutral lipstick, neutral blush, pinkish nude, but recently, mas gusto ko yung mga pinks. Dati talaga, umiiwas ako sa pinks kasi feeling ko hindi sila bagay sa akin. Pero, ang lakas sila makabaget. So, for the cheek color, ito yung go-to ko ngayon from May Layug's Milk Tint Version 2.0. This is in the shade Soufflé. Ito yung pink na nakaka-fresh pero hindi nakaka-intimidate. I think this will work well on morena skin. Ayan siya. Ang ganda ng kulay. And then for lips, sobrang love ko to from Romand. This is the Juicy Lasting Tint in Pink Popsicle. Ito yung nasa lips ko ngayon. Bright siya tignan sa hand. Parang watermelon color siya. But if you blend it in, it gives your lips that nice Korean-ish lip color. Minsan, pag gusto ko na ombre siya, medyo nagli-lip liner ako. Tapos sa center part, itong pink one. Yan yung combo ko ngayon.
Although, I think nawawash out ako sa camera. For sunblock, I have two recommendations. These two. This one is the AHC Sunstick. Nakita ko to sa TikTok na ginagamit daw ng BTS tong brand na to. Although, hindi naman ako part ng ARMY. Pero, sabi ko, ay, kung ginagamit nila, baka maganda yan. Hindi ko na to ginagamit on a daily basis. But I love bringing this with me during my trips. Kasi ang dali niyang pang retouch. Ayan na lang ako, paubos na. Kung very light lang naman yung makeup nyo, like kagaya ng suot ko ngayon sa face ko, hindi siya nakaka-disrupt ng makeup underneath. Pero syempre, kung magpa-foundation kayo, makapal na base, baka mag-move yung makeup nyo. But kung wala kayong heavy base, I recommend this. Ang daling pang reapply. But for daily sunblock wear, ang ginagamit ko ngayon is the CanMake Mermaid Skin Gel UV. Ilang beses ko na itong nakita sa TikTok, pero binili ko lang to nung nirecommend ni Jamie Cruz. Kasi super ganda ng effect sa skin niya. And true enough, it feels like a moisturizer, not a sunblock. Ang radiant din niya tingnan sa balat. Does it have a white cast? I'm not sure kung di lang siya detectable sa eye ko. Pero parang hindi naman siya puti tingnan. Actually, pag lumalabas ako, ito lang yung mga makeup na ginagamit ko. Usually, tsaka pang kilay. Next one, I have the Haruhada na 10% urea hand cream. Alam nyo guys, this year ko lang na-discover na meron pala kami skin condition magkakapatid because of my dad's genes. Ichthyosis. Ilalagay ko na lang dito. Palagi ko siyang ginugoogle pero hindi ko maalala kung anong spelling niya at pronunciation. Isa sa mga recommended ingredients is urea. Itong hands ko dati, soft naman sila and very, you know, smooth. Pero dahil nag-pandemic at puro alcohol, nag-dry na talaga yung kamay ko. So yung mga dating hand cream ko na enough na for me, ngayon hindi na sila sapat. So, naghanap ako and ito yung pinaka nagustuhan ko sa lahat ng na-try ko. Kasi, very moisturizing talaga siya. May faint scent siya pero hindi siya fragrant. Pag ginamit ko to, as in feel ko na, uy, nourished yung kamay ko. Ganun! And it feels really good sa hands. So, sa legs ko naman, ito, Eucerin. Meron din tong urea and this is recommended for very dry and flaky skin. Kasi ngayon nga eh, di ba, may genetic ano kami. problem kami, may genetic skin condition kami. Hindi pala okay yung mga regular scented lotion sa skin namin magkakapatid. And maraming dermatologist ata ang nagre-recommend ito. Hindi ko alam kung saan ko ito na-discover. Parang nag-research ata ako. This one though, may lagkit factor talaga siya. So gagamitin ko lang ito pag kunyari, after ko maligo at naka-shorts ako, yung mapapatuyo ko siya. Pero hindi ko ito gagamitin kung lalabas ako tapos magpa-pants ako. Ang tagal niyang patuyuin. May lagkit factor talaga siya. But so far ha, hindi ko lang mapakita yung legs ko. So far, hindi na flaky tingnan yung legs ko ngayon. Like, not as bad as before. So, ang laki ng natulong nito. A few more items. Undi na lang, promise. Tita Fine. Ito din. Kasama din to sa top 3 finds ko this year. It's a very simple tool pero sobrang lifesaver niya. This is a clothes folder. Ayan siya, oh. May mga ibang available online na mas mura, pero ang flimsy nila sobra. Ito medyo makapal yung material, eh. Pero mura lang to, parang around 200 pesos lang. Tinak mo siya sa cabinet, sobrang organized, tignan, kasi same size sila. No exaggeration, ha. Sobrang bagal ko mag-fold ng mga t-shirt kasi nababother ako pag iba-iba yung sizes nila. So, yung mga usual na pagtutupi ko na 45 minutes, 1 hour, natatapos ko in 10 to 20 minutes. Depende kung mas madaming t-shirt. Pag mas madaming t-shirt, mas mabilis kasi tuloy-tuloy lang to gamitin. And yung last item na i-recommend ko is this Aqua Flask. I think this is 14 ounce lang. Ang dami ko nang na-try na mga insulated water bottles. Meron akong sa Clean Canteen na malaki. Pero alam nyo guys, masyado akong idealistic sa water consumption ko. Sa totoo, onti lang talaga ako uminom ng tubig. So, ang hirap na ang laki-laki ng bit-bit kong water bottle from Clean Canteen. Tapos, hindi ko man lang nakakalahat. So, ganito yung anak ng office mate ko nung pumunta kami ng Bohol. Hinanap ko siya online. Pinalitan ko lang daw yung lid niya. Nag-add-on lang ako. Tapos, super convenient. Kasi pag nag-walking-walking ako, bit-bit ko to. Pag kunyari pupunta kami sa labas, tapos ayoko nang bumili ng tubig, meron akong water. Saktong-sakto lang siya for my needs. So, kung hindi kayo malakas magtubig, huwag nyo nang ipush yung sobrang laki na tumbler. Alright guys, so that's all for my favorite tita finds for 2022. Pansin nyo ba, pang mga tita talaga, like, sino yung nagre-recommend ng pantupi ng damit, diba? Sino yung nagre-recommend ng
pang-ayos ng cords. Nasa era na talaga tayo ng patanda talaga at pawala na sa kalendaryo. So, yung mga, alam mo yun, bagay na na-enjoy natin, eh medyo kakaiba na. And hopefully, yung mga items na nirecommend ko sa inyo, magamit nyo din naman sa bahay nyo and for your daily use. Lalo na yung mga tech items. So, that's all guys for today's video. Again, ilalagay ko lahat ng links in the description box. I-check nyo na lang yan. Both Lazada and Shopee. And let me know in the comment section kung ano dito yung pinaka-interested kayo i-try out. Or kung meron din kayo marirecommend sa akin favorite tita or tito find nyo, let me know para ma-add to cart ko sila this 99. Kasi naka-budget talaga this month na mag-purchase ako ng mga items na gusto kong i-test out. So, that's all guys for today's video. And I will see you on my next one. Bye!